Tinalakay sa pagdinig sa Senado ang panukalang dagdagan ng buwis sa mga junk food at matatamis na inumin. Sa isa pang pagdinig na ungkat ang umano yung maling paggamit ng pondo ng dalawang commissioner ng Commission on Higher Education. May unang balita si Mab Gonzalez. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng Commission on Higher Education o CHED, naungkat ang reklamo kaugnay sa dalawang CHED commissioner dahil sa umano'y misuse ng government funds at pang-aabuso sa kapangyarihan. Merong reklamo na yung ibang commissioner daw namin ay kung mag-hold ng mga board meeting ay masyadong marami, masyadong madaming taong kasama, kaya masyadong magastos para sa state universities and colleges. Meron din hong reklamo na yung kanilang mga galaw, pag-ikot nila sa mga university. I'm like really laglag sa upuan ko, shock. Medyo may mga extravagant gifts pa involved. I want to put on record that the reason I bring this up is because we cannot tolerate this. Kabilang sa reklamo kay Commissioner Aldrin Darilag, ang umano'y paggamit ng pondo ng State Colleges and Universities o SUCs para sa mga biyahe niya at kanyang pamilya. Your wife went to Canada representing CHED. Is this true? On official business? That's not true. Okay. Meron po akong ebidensya that would show na ako pong bumili ng ticket. At yung pagpunta niya po sa Canada ay personal trip niya. My 24 presidents can attest to my practice of holding board meetings and also my integrity as a commissioner. Inireklamo naman si Commissioner Joe Mark Libre dahil sa umano'y madalas na pa-meeting na pinapasagot daw sa mga SUC. All of the letter appears to be part of the organized attack on the integrity of yours truly. Second, Madam Chair, regarding with all of the conduct of the board meetings, those are actually with official travel. And in fact, that's actually the request of the respective SUC presidents. Of monthly meetings? There are actually requests, Madam Chair. Nasa kalahati raw ng 24 na SUC sa ilalim niya ang nagkakaroon ng buwan ng meeting. Nagmi-meeting ho ba kayo sa mga hotel? All of the board meetings are actually conducted in SUC's conference rooms. We can furnish you the copy of that, Madam Chair. So yung nine in the hotels, Madam Chair. Yung monthly na sinasabi niyo? It's actually in respective SUCs. So wala kayong gatherings in other areas? None, Madam Chair. None, Madam Chair. We can furnish you the copy of that. So never ka nagpatawag ng meeting na kailangan nila pumunta sa mga resort? Resort, none, Madam Chair. Ano pong mga internal safeguards ang isinasagawa ng CHED para maiwasan yung mga korupsyon na inaakusa sa mga complaint po na iyon? Meron kaming mga resolution at saka meron kaming memorandum sa komisyon kung ano mga dapat na gawin at hindi gawin ng mga chair designate ng mga SUC boards. So ang aming requirement ay dapat sumunod doon ang mga chair designate. Ilalagay ko po sa memorandum na pag hindi sila sumunod, tatanggalin ko po silang chair designate. Pinapadala rin daw ng CHED sa Executive Secretary kung may reklamo laban sa mga opisyal nila. Tinalakay naman sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Finance ang panukala nitong 10 pisong tax kada 100 grams o milliliter ng junk food kasama ang mga candy, chichirya, dessert at ice cream. Gusto rin lang itaas ang buwis sa sweetened beverages. Yung chichirya po ata ay tataksa ninyo. Ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuwang po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po. Siguro yung request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Sabi ng DOF, pinag-aaralan pa rin daw nila ito at wala pang panukalang batas kaugnay nito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.